Mabuti na lang, nakilala niya ang isa sa mga naging mentor niya at spiritual guide na si Ruther Urquia. Tito! Si Kuya Ruther, napanood ko siya sa Pilipinas Got Talent, Season 1. At siya ay nagpapapit. Bukod sa creative siya, natuwa ako sa kanya nung nagkaroon siya ng isang team, tinawag niya na Team Ruther, na pupunta yun sa iba't ibang school para ipakita sa mga kabataan ng araw-araw birthday mo. So, sumali ako sa grupo na yon. Gustong-gusto ko yung way niya para i-illustrate yung gospel gamit yung puppet. Kasi yun sa mga sinabi ni Kuya Ruther na di ko malilimutan na ang tao, parang puppet. Pansinin nyo, pag hawak ko yung puppet, buhay siya. Nagsasalita, tumatawa, pero pag wala yung kamay ko sa kanya, patay siya. Same lang tayo ng puppet, na pag wala tayo sa Diyos, buhay tayo, pero patay. Lagi ko siyang ini-encourage na, well, don't ever look down on yourself, man. Tsaka yung humble beginnings mo, huwag na huwag mo ikakaya. Yung story mo, yung pagkasulat ni Lord, di ba? Sabi niya, yung about sa backslide. Pero siyempre, sa challenge ng buhay, minsan madi-discourage ka. Pero sinabi niya, hindi ako naniniwala sa backslide. Siguro nanlalamig lang. And then, sabi ko, kung nanlalamig ka, edi magpainit. Natulungan ako ni Kuya na maunawaan na kung nararamdaman mo manlamig sa sarili mong pananampalataya, lapit ka sa mainit, which is si Lord. Hindi lang magic ang tinuro ni Ruther kay JP, kundi kung paano kumapit sa faith sa Panginoon. Sa ngayon, patuloy na nagsisilbi si JB sa Panginoon at patuloy na ginagamit ng Panginoon si Ruther para ipaalala kay JB ang kahalagahan ng pananampalataya upang hindi na siya muling maligaw ng landas. Kuya Ruther, paano ba kita mapasasalamatan? Isa, ikaw sa mga taong nilapitan ko at ikaw sa mga una na taong na nag-respond sa akin. Kuya, alam ko marami kang books at marami kang ways para ma-nourish yung spiritual life mo. Kaya ibinibigay ko ito sa'yo para makadagdag, para makapag-encourage ka pa ng maraming tao at maging yung sarili mo. Maraming salamat, Kuya. God bless you.